JRU at saka Binil. No, so sayang, no. Mananalo na naman sana ulit yung JRU dahil maganda yung laro. Kaso lang dahil dun sa bumawi ka sa gulang, na thrown out ka. Then yung dahil sa pagka-thrown out ng star point guard ng JRU, yun na nagbigay ng momentum sa Binil para manalo. Actually, may pag-asa naman yung Binil. Napaka-talented ng Binil, halos wala nga tinatawag na play. Yung sinabi nga ni JB Mokon, yung analyst ng game na yun, halos walang tinatawag na play. Kasi individually talented yung ano, yung Binil. So natalo lang sila dahil ano eh, natalo lang yun eh. Magaling sila individually. That includes yung mga tactic para manginis. So pag nainis ka, bumawi ka, o ikaw ngayon yung matotron out, hindi yung kalaban. So sayang kasi maganda yung laro ng JRU sa team, umiikot yung bola. Sayang yung laro ni RJ Miranda. Sayang din yung magandang laro mo, JL De La Cruz. Ikaw pa naman yung star point guard. Sayang. Bumawi ka pa kasi, hindi ka naman papabayaan ni Coach Louie Gonzalez eh. Kung pakiramdam naman, diba sabi nga ng mga fans nyo, luto eh. Diba kung sinabi yun ng mga fans nyo, pwede naman kayong magprotesta sa NCAA Management Committee. If ever feel ng mga school officials nyo, tsaka ni Coach Louie na nalagay kayo sa alanganin, pwede naman sila magprotesta eh. Eh, binigyan mo pa ng dahilan para maging valid yung pagkapanalo ng Binil. Well, yun din yung na-realize ko na ano eh. Na yun nga sinasabi nila, kapag bumawi ka, ikaw yung nahuhuli. Kasi kitang-kita rin eh. Ginulangan ka, bumawi ka lang. Kasi hinatak yung jersey mo. Sayang. Kasi momentum ano yun eh. Momentum changer yun. So sana panalo ulit kayo. Sayang, maganda na yung nilalaro nyo as a team. So, ang nag-iba lang sa Binil ngayon, nandyan na si Gosum. Meron na silang threat na big man, both offense and defense. Kaya naging mas madali ang basketball sa kanila. So, yun lang po.